Hello guys, nandito na naman po ko para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan lang natin yung mga trend na stock at saka yung request din na ibang stock. So ayun guys, simulan na natin. So guys, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to click Positional Traders PH. Lalo lang sa mga newbie, check nyo itong playlist na to. So sa playlist na to guys, check nyo lang itong buy signal lesson. So sa buy signal lesson, dinidiscuss ko dyan yung uptrend, sideways, downtrend. At saka kung paano ka mag-entry or mag-position, paano ka mag-exit or mag-sell. So, dinidiscuss ko din yung position sizing dyan, at saka pag-manage ng risk. So, check nyo lang yan guys, at pati rin tong ibang lesson. So, nasa baba ng description below, check nyo na lang din yan. So, ayan guys. So, ganun din dito guys sa Positional Traders PH. Ayan, yung aking Facebook page. So, pwede kayo dyan mag-post ng mga earnings nyo. Or dito guys, maraming kadalasan sa akin dito nagme-message regarding o stock, nagtatanong sila kung yung iba, mga nagsisimula pa na sa stock market, diyan kadalasan ko nakukuha sa page na to. So pwede niyo akong i-reach diyan guys regarding sa mga stock, mga katanungan, kung may mga kung sakasakali may mga katanungan kayo na gusto niyo malinawang kayo. So ayan. So baka makatulong lang. So free lang yan guys, no. So ano lang kayo, message lang kayo dyan guys. So, nasa baba din ang description below yan guys. So, ganun din dito guys sa Call Financial Traders and Investors. So, ayan, pwede kayo mag-post, open nyo itong page na to. Just in case may mga nagre-report, so dinidelete ko naman din yung ibang mga post na hindi naman naka-attach sa mga regarding sa sa nakalink sa mga stocks. So, ayan, so may mail po post ko din kasi dito ng kakaibay, kaya tinatanggal ko din. So, ayan guys. No? So, pwede kayo mag-post dyan. So, ayan guys. So, check natin itong world market. Yung Dow Jones up siya ng 0.29% ng 85.73 points. Gold up din. So, ayan. Sana tayo. Up din tayo mamaya. Tuloy-tuloy na sana yung pag-akyat. So, simulan natin dito guys kay ASEN. So, kita naman natin yung RSI nito, uptrend na to. So, may momentum talaga, pati din yung mga net foreign, MACD, ayan. So, dito, nakikita ko dito guys, kumbaga yung may mga sinusundan kasi ako mga patterns. So, kailangan pamilyar kayo sa mga patterns regarding sa mga uptrend na stock. So, ito para sa akin, dahil hindi na siya bumababa, no? Hindi na siya bumababa. Dito, ang pinaka key point talaga dito, kapag ito, ano ba loon ito? 5.84 or nagluto na ito, pinaka low nito 5.85. itong part na to, kapag napasag itong 5.80 or itong pinaka low nito 5.84, kapag nag-close below 5.84, cut loss yan, no? So ayan, cut loss yan kapag nag-close ng below ng 5.84. kasi ito, dalawa lang kasi ang tinitingnan ko dito guys. Ito yung pennant na to, natatawag nila, no? So ito, possible to, may extension pa to. So yung possible pa to mag-up. Ngayon, dalawang entry mo dito guys, just in case, no? Buy ka lang ng ilang percent lang dito, mga 10% ng buying power mo. Ang cut loss mo dito kapag na-break itong 5.84 or 5.80. Ayan. So mamaya gagamitin natin pivot retracement to. Ngayon, ang second buy mo, pwedeng gusto mo sigurista ka, pwedeng kapag nag close above na sa 6.93 ito. 6.93. Kapag nag-close na sa above 6.93, pwede ka mag-buy. Ayan. Dalawang entry point mo, pwedeng dito, 10% lang. Pagdating dito, 10% lang. Ang cut loss mo dito, dito ang level. So, gamitan natin pivot retracement para alam natin kung ano ba talaga yung pinaka-ano nito. Dito kasi malap. Ayan. So, yan lang level na yan. So, kapag nag-close below, so sana kung close below 5.8, pero kung kaya naman saluhin dito sa 5.8 talaga, nag-retest lang. Example, nag-dip siya, nag-below siya ng 5.8, pero hindi naman siya nag-close, okay yan. Pero kapag nag-close below 5.8, abang na lang dito sa 5.12 o 5.10 or mas malapit sa 5 pesos. Kasi ito, tinitingnan ko lang dito yung pattern, yung pattern ng mga reversal pattern. So check nyo lang, pag-aralin nyo maigi yung mga pattern pagdating dito sa mga uptrend na stock.
Ayan guys, no. Next natin. So, next natin si Asex. So, isang Ayala rin to. Check nyo lang yung mga andito guys, mga news. So, dito, sa part na to kay Asex, uptrend to guys, no? Uptrend din tong stock na to. Ayan. Medyo bumabagal guys. Bumabagal tayo. Hindi ko alam kung sa internet na naman to or sa ano talaga. There we go. Tomorrow. Yeah. So we are 94, 32, and 2. Okay. So, not foreign. Ito, maganda yung net forward ito. Kaya gusto ko tong si Asics din. Isa din tinitingnan ko to guys. No? Kasi ito, ang kung napag nagbabasa-basa kayo ng mga balita, itong Asics nito, naka-link to dun sa West Philippine Sea. Yung SC55. Kung tama ako, ha, yung SC55. So, check nyo lang yung ano nito, yung balita dito or mga saan ba naka-link to si Asics. Ito lang nakita ko yung balita na to. Kaya nga, tapos isa pa tiningnan ko dito, isa pa tong ano, kung hindi ako nagkakamali guys, ha, verify nyo lang din ulit, na Ayala. So ito, isa din to, pattern din to guys, no, kay ASEC, kaya tinitingnan ko lang din dito. Pero titingnan natin dito yan, sa based on PBO retracement, just in case. Kasi ang resistance niya, 10.06 or 10 pesos. So dalawang beses niya nirites yung ano, dalawang beses niya nauntog dito sa 9.8, o dalawang beses siya na nauuntok. So, ang pinakaabang mo just in case itong 8.84. Then next mo itong 8.60 na mas malapit, ito yung favorite retracement. Ayan. Pero ito bullish na bullish to guys, no? Si ano, si Asics. So, ang cut loss mo dito kapag nabasag to dito sa part na to, nag-close below diyan sa 9 pesos. Abang ka na lang dito sa mga 8.16. Pero hangga't hawak mo to, hold mo lang. So, tingnan natin yung susunod na resistance nito. So, ayan, 11.16. Ayan, guys, no? So, pagkatapos nyan, possible din itong, tingnan natin, possible din itong all-time high. Tingnan natin sa 10 years kung possible 10. Ano to? All, ayan, possible nga. So, dito sa part ng mga 14 pesos. Ayan, ano pa to? Ahin nito. Baga lang net ko. So, around 13.92. Ilang percent na lang ba to? So, yan mga tinitingnan natin, guys. Yung mga pattern. So, kailangan pag-aralan nyo maigi yung mga pattern para hindi kayo napopomo. So, week chart, kita mo, bullish na bullish to sa week chart, to. Tapos, yung MACD niya, maganda yung MACD niya sa week chart. So, pag-aralan nyo maigi, guys, no? Para dapat alam nyo yung pattern din. Isa din sa inaaral ko din kasi to, guys, eh. Yung pattern ng mga bullish kasi nasa palapit na tayo sa bullish ng ano eh ng index natin yung PSE ay index PSE ay natin. So pag-aaralan natin yung mga pattern ng mga ano ng mga bullish o yung mga uptrend kasi nga ako. So bakit hindi ako masyado guys nag-upload ngayon kasi more nag-i-study talaga ako ngayon. So ayoko magpapahuli sa mga stock na mga malaking potential na umakyat, no? So, ayan, nakapokus ako ngayon sa mga ano, uptrend na stocks. So, doon lang ako nakapokus ngayon, guys, no? So, medyo, kapag may katanungan kayo, guys, message nyo lang ako sa aking page or doon sa personal messenger ko. So, mark din ito, nasa lialim pa rin, wala pang crossover, pero may momentum yan. Ngayon, check natin. So, RSI, ayan, 53, may momentum pa naman din to. Ngayon, nag-hold naman siya dito sa 1.64, 1.6, and 1.63, pinaka-low niya. So, kung makikita nyo naman na discuss ko na rin ito nakaraan, yung pattern na to. Ayan, oh. So, nasa loob pa rin naman din siya ng pattern, yung channel. So, ayan. So, yan ang support. Ito yung mga tinitingnan na mga possible resistance, guys. Yan ang mga part na yan. Yan. Yung mga tinitingnan mo dapat mga resistance. So, ganyan, pwede mo din ang laruin to, buy in low, tulad dito, tapos sell near resistance. So, above 1.185, pwedeng ganyan.
Kasi may ugali rin to si CHP kapag nag-green, ayun, nagpupula taga ng malaki. So, pero in overall, uptrend pa rin talaga siya dahil nga yung moving average 200, crossover ng 200 at saka 100, ayan, pang long term. Ganun din yung 50 at saka 200 moving average. Ngayon, ang kagandahan sa kanya, sumusuport lang yung moving average 50. So, uptrend to si CHP. So, ayan, buy on na near 165 o 163. So, ayan. So, kapag nag-dip, 1.57 ang abang. Ayan. So, next tayo, guys. Next natin si Dito. Ayan. So, alam naman natin dito yung mga balita dito kay Dito, no? So, kitang-kita naman natin dito sa ano, sa MACD. So, malapit na. So, unting up lang to. Possible na. So, may lumabas na foreign. Ang SI nito, ayan, follow up ko, ano na lang dito, 64 na. So, nakalabas na to sa downtrend ng, ano, ng RSI. Ayan, guys, no? So, halos, ano na lang natin to, review. So, pinaka-main idea lang ibibigay ko dito, guys, no? Ito kasi, guys, na dito, meron tong pattern. Check niyo yung pattern ng ano ng 3 to 6 weeks ng ano reversal pattern or yung continuation pattern. Uptrend to si dito simula dito sa part ng ito. Dito nagkaroon ng yung moving average 200 na sa ilalim na. So ayan. So yun ang mga confirmation natin yan, no, na uptrend talaga yan. Pagdating sa moving average 200, yun ang pinaka-pinali niyan. Ayan, no. Kitang-kita yung uptrend niyan, guys. So, ang pinaka key point dito, dahil nga pattern itong ginawa niya, itong tinitin ko yung guys, oh, para alam nyo, tapos verify nyo lang din doon sa pattern ito. Simula dito October 9, lagpas na ito ng 3 weeks. So, ang ano kasi, ang pattern kasi na sinusundan ko is 3 to 6 weeks. So, may tawag dito sa, ano, sa pattern na ito. So, nakalimutan ko lang yung pattern na yon. Pero ito, based on pattern to, double top na to double top, tapos ito pangatlo, tapos yung MACD sumusunod. Kung titingnan nyo naman, i-reviewin nyo lang, no, ito nung top na to, yung MACD na sa ilalim, ayan, October 30, tingin yung October 30. So, hindi siya ganun kadikit tulad dito. Tapos, yung next na up, ayan, yung pinilit, nasa ilalim yung blue line. Ayan, no, ano ba yung date ba yun? 11. Ayan guys, so 11. So ang layo, kaya hindi umakyat 'yon. So ito tinitingnan ko to, possible to mabasag tong 7 pesos na to. So mamaya kasi nga ano to pattern na to, guys. Pattern. So kailangan tulad ng sinasabi ko na dito malapit sa 6.11 dapat nagbobodega na kayo. So dito kayo dapat. Tapos ngayon, yung entry level natin, yung EMA 10, nandito sa pattern na to, nandito na. Actually, nandito yung November 27, itong buy signal na. Pero ito ko yung confirmation na buy signal na nasa ilalim na yung EMA 5 at saka EMA 10. Ayan yung EMA 5, EMA 10 sa 6.33. Ito yung mga buy signal mo yung area na to. Kasi kung dyan ka bumili, up ka na ng, ilan to? So, up ka na ng mga 6.92%. So, ayan guys, yung mga dapat tinatandaan natin, yung sinasabi ko pa last week pa, na itong part na to, bodega na yan. No? So, ina-expect ko mamaya mabasag to. Ngayon, kung medyo kinakabahan ka naman pumasok dito, palagpasin mo muna ng 7 pesos. Kung sakaling nakikita mo hindi mababasag yung 7 pesos, tihintay ka na lang dito sa malapit sa 6.11. Pero kapag nabasag yan, dapat sakyan mo na to kapag mga ano na, kita mo yung volume, yung pagbasag. Dapat maganda yung volume nito. Dapat above average yung volume. Makikita nyo naman to. Gamit lang kayo ng 5 minutes chart dito kay dito. Ayan guys, no. Tsaka yung pala, may nasabi pala ako sa group chat. Ito, yung 5 minutes chart na tinignan ko. Solid. Actually, kagabi kasi, hindi ako nag-monitor ng trades. Nakatulog ako ng maaga. So, sobrang dalawang araw akong nag-trade kasi na mula nung Martes. Puyat na puyat talaga. Ayan guys, no. Kita nyo, nag-up siya dito. Malaki yung up niya, opening pa lang 15 minutes 9:40. So pagdating diyan consolidation, ibig sabihin itong consolidation na to,
Although may mga hangang talagang malaki, mga 18M from 6.86 hanggang 7 pesos, mga 18 to 20M na number of shares na nakaharang. Pero para sa akin, gusto ko to yung consolidation na to. Parang ganito lang. So parang nagbobodega lang. So ganyan dapat yung mga dapat inaaral na mga lalo sa mga newbie. Aaralin nyo yung ano yung behavior ng isang stock. Kung ano ba dapat ang tandaan lang natin, bumibili tayo dapat ng isang stock yung maganda yung consolidation, yung hindi na nababasag yung support or ilang beses lang ni-retest yung support pero hindi binubutas. Ayan. Tapos alam naman natin yung dapat ito-trade natin mga stock, yung mga ano na guys, yung mga uptrend na stocks. So huwag tayo mag-trade ng mga downtrend para hindi tayo na-loss. So huwag tayo doon. Alam nyo naman, tingnan nyo mga uptrend, tingnan nyo na lang doon sa mga lesson na pinoward sa mga nandiyan sa baba, sa description below. Check nyo lang guys. So mayroon ako yung mga video dyan na uptrend kung paano tingnan yung isang stock na uptrend. So ito DMC bullish na bullish pa rin. May net foreign na pumasok. RSI 74. Ayan. So maganda. So para sa akin dito, kung tinitingnan nyo si Tugs, mamaya i-discuss ko si Tugs, pares na pares yung style niya. Ito uptrend na uptrend to. Ngayon, ito yung part na itong pinaka-the best dito. Dapat bumibili ka. Yung part na yun, no? Itong part na to. Ito dapat yung tinitingnan mo. Ayan yung mga tinitingnan mo dapat. So, dapat marunong kang gumawa ng box. Mga box type. No? So, ayan guys. Yan ang tinitingnan mo. Basag na yan. So, uptrend to si DMC. Kung may hawak ka pa rin dito, lalo kay Sir Jun, so, hold mo lang. So maganda pa rin naman ang ano nito, target mo kay DMC ha. Yan, gusto mo bumili, dapat malapit sa 5.34 or ano ba 5.34. Mas mabilis. Yan ang unang target. 12% yan, malaki din yan, 12% yan eh. Tapos kung kaya mo pa naman i-hold nang matagal at nagkaroon ng correction, ayan. So ayan ba yan. So 33% din yan. So ayan guys, no. Medyo, ano lang talaga, medyo mas malapit sa 5.34 ka makakuha, mas maganda. So kapag nakakita kayo ng mga ganito, gawa lang kayong support and resistance, tapos hindi na lumulusot talaga dyan sa support. Ayan, so dyan na kayo kumuha. Ayan guys, no? So buy signal tayo dyan kay DMC. Ay, ngayon, yung kapag nabasag yung 5.34, dun pa lang kayo mag-cut loss. Tapos dapat naka-tranches buy lang din ang gagawin nyo. Mga 10% lang, maximum ng 20% ang buy nyo. Para just in case, hindi tumuloy, mabasag yung support, unti lang yung cut loss mo. So napaka-importante yung cut loss na pinag-aaralan guys no, pagdating sa stock market. So lahat yung mga professional na traders, except sa mga investor, kasi cost averaging ang ginagawa ng investors. No. So mga traders talaga, cut loss talaga. Labas na ng position kapag hindi okay. So, MACD bullish na bullish pati yung RSI nito. RSI nito around ano na to eh. 79. Ayan. So, continue pa rin yung pasok ng ng net foreign. So, ito guys, no. Ito sign of reversal to. So, ayan. Nagkaroon ng indecision candle. So, dito dapat iniintay mo dito yung confirmation. Reversal sign na to, tapos ito indecision. So ang hirap ang decision natin kung papasok ka pa lang. Mas maganda, ang pinakamaganda dito, itong 2 pesos, magabang ka sa 2 pesos, mas maganda yung level na yung mga 2 pesos. Yan. 2 pesos. So, titingnan natin kung sa 2.10, mag-retest sa 2.10. Kung nag-retest, magko-consolidation ulit siya, gagawa ulit siya ng box dito. Ayan, sa level na to, sa 2.10, mas maganda. Ayun, no? Yung box na yan, yung box na yan, gagawa siya bago siya magbasag ng 2.34. So, overall, uptrend pa rin naman to si FNI. So, ngayon, ang pinaka-cut loss mo talaga dito, just in case, naipit ka na talaga dyan, just in case, no, naipit ka, nakabili ka dito sa around 2.2, pinaka-cut loss mo dito, kapag nabasag tong 1.8, ayan. Kasi possible i-retest yung 1.45. So just in case, kaya mo makapaghintay malapit sa 2 pesos or kapag nag-dip, no? Kasi ang EMA10, ayan, EMA10, nasa 2.03 ang cut loss mo.
Itong emitter gas, guys, ginagamit to sa entry at saka sa exit, no? So, yan kaya bakit ko nilalagay yan. Yun lang yung mga pang short term na moving average na ginagamit ko, EMA10. So, ayan guys. So, medyo hintay-hintay muna kayo ng dip or kapag nagkaroon ng basag dito sa 2.32 sa breakout, yan ang mga susunod mong entry. So, tandaan mo, ang entry level lang natin, buy near in support at saka breakout. Dalawa lang ang entry guys, no? Buy near support at saka breakout na confirmation with good volume. Next tayo, si Prut. Ito, request to si Prut. Request to si Prut. So, ito si Prut. So, MACD nito. Check natin. So, nag-kiss nga siya. No? Titingnan natin kung itutuloy ni Prut to. Yung RSI nito, ayan, nag-correction 63. So, parang nauuntog siya dun sa level na to. Ah. So, dito, ang pinaka-idea, ayan, no? So, halos itong formation na yan, no? Box, ano din to? Yung reversal pattern. Check nyo lang, guys, no? So, ayan, guys, no? So, ito, tingnan nyo itong part na to. Ngayon, kung just in case makakuha kayo nagdi-dip, mas maganda. So uptrend pa naman din to siya, no? Si Prut. So nagkaroon lang ng correction pagkatapos niya ng ano, ng uptrend. Nagkaroon lang ng correction to. So medyo ano lang, medyo yung pasensya niyo medyo mahaba. Ayan. So favorite retracement 1.51. Ayan. So just in case, ang cut loss mo dito kapag nabasag tong 1.46, cut loss na. Eh kung mahigpit ka sa cut loss, mabasag yung 1.5, cut loss na. Kapag bumili ka dito sa 1.53. Pero ito, para sa akin, para safe, kapag nabasag itong 1.46, nag-close below 1.46, cut loss na yan. No? Kasi ito, ibig sabihin, binasag niya na nga ito eh. So, nagkaroon ng breakout dyan ng big volume. So, kailangan, kung sakaling i-test niya man lang to, magkaroon lang siya ng buntot. Pero huwag siya mag-close below 1.46. Kasi kapag nag-close below 1.46 to, cut loss automatic to. Huwag ka na mag-isip. No? So, ayan guys, no? So, kung paihawak ka nito, pwede mo pa siyang i-hold hanggang tingnan mo yung ano confirmation nito sa ano sa mga volume. So, indecision pa rin naman din siya dito sa ano sa Heikinashi. Kahit dito sa candlestick pattern, indecision pa rin naman siya. So, medyo naaapektuhan din siguro profit taking dahil naglilipatan yung iba, possible. Pero kapag okay na sa iyo yung gain niyo, so, pwede nga mag-insave nyo na yung gain nyo automatic. So, ito si Green. Check nyo yung fundamental nito, guys. Maganda fundamental nito. Tsaka yung mga project nito, guys, ni Green Energy. So, matagal-tagal din tong ano? Matagal-tagal din tong uptrend. Grabe. Pero hanggang ngayon, uptrend pa rin naman siya. Nasa sideways, ano lang siya. Sideways. So, ito. 52, titingnan natin kung itatouch niya ba itong 48 o 50. Ah, 48 nga. So, MACD wala pa. Ayan. Pero net foreign, pumapasok na tatlong araw na yun, no? Ngayon, buy near, ano lang, 2.56. Ito yung maganda. Nag-hold siya. Ito yung mga sabi nyo, guys, na isa sa mga magagandang stock. Titingnan nyo, guys, no? Ito yung mga nag-hold. Kita mo yan? Hindi na lumulusot. Isang beses lang lumusot ng 2.56. Nag-hold. Kasi kapag nag-close below 2.56 yan, automatic yan cut loss. Kita nyo to, itong box na to. Nag-hold lang siya dyan, no? Sa level na yan, no? Titingnan nyo yung mga, ano? Yung ayaw pumayag ng buyers na bumaba pa. Ibig sabihin, may nag-monitor talaga yan. Guys, no? So, yun mga tinitingnan nyo, yung mga box type na yan. Ayan, no? Yung box type na to. Nag-hold siya, oh. Nag-hold siya dyan sa mga, sa malapit sa 2.59. Nag-dip lang siya ng itong pinaka-dip niya, low 2.55. Ayan, no. So, buy signal to si ano si Green. Uptrend to, guys, no. So, mas yun ang mga maganda. Ngayon, ang dalawang buy mo dito, buy near at 2.56 at saka itong breakout na to. Ano bang close nito? 2.74, gawin natin 2.75. Kapag nag-close
Nagkaroon ng breakout na 2.75 at saka may magandang volume. Yun ang isang one-hour entry. Ayan. So, dalawa lang entry natin, ha? New support at saka breakout confirmation na may volume. So, next natin si LC. So, kay Miss Lyra to. Ayan. Ang babaeng walang pahinga. Laging madaling araw nagtulog ito. MACD. So, bullish na to. Crossover. Ayan. So, RSI nito. Gusto ko RSI nito. Ayan, kay Miss Layo. Request to na stock 56. So, ito. Ito mga magandang bilhin. Ito mga bilhin ng stock. Ang risk mo lang dito. Kapag ito lang ang risk mo dito. Ayan, no? Kapag nag-close below 14.75, sell signal na. Yan ang risk mo dyan. Kapag dyan ka magpapasok pa lang, ito, check mo lang una kung ito ang possible maging resistant. Yan. So baka mauntog dyan, pumareas lang. Ito ang susunod. Ayan. So 12%. So halos ano, 1:1.5. Ayan ang ratio. So ayan. Pero 52-week high. Tingnan natin. So ito pala yung 52-week high. So kung sakaling magkaroon man ng basag, okay, mas maganda. So bullish naman to, moving average 200 nasa ilalim. So nakasupport naman din yung ano, yung EMA 21. So sumusunod lang yung EMA 21, no? At saka yung pullback na ginagamit natin na moving average 50 nasa ilalim. So bullish to. So kailangan lang ng tamang ano to, pasensya. Check natin to kung mag-break dito. Ito kasi yung ano niya eh. Nag-break siya dito. Oh. Yan. Pero nag-close naman siya. Oh. Maganda to. Para sa akin ito. Kasi nag-close siya dito. You know? Yung nagkaroon siya ng break bago siya bumaba. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Yung break niya. Oh. Prenate niya yan. Tapos ito. Oh. Yung level nito. Pinaka-last. Kumbaga final stage mo na break. Di cut-loss na agad matik yun. Oh. Yung moving average expand EMA 10 nandito sa baba, oh. Ayan, nasa candle na yan. So, ayan, guys, buy signal yan sa, ano, si LC. So, manage lang yung risk nyo dito sa entry. Kasi ang layo, medyo 7% kasi, eh, medyo, ano na, oh. Malayo-layo mo, dapat, medyo maganda dapat yung mga entry mo. At least, mga 3% lang dapat doon sa support para hindi masyado masakit. So, ayan, MBT. So, na-discuss natin itong mga nakaraan. So, halos review lang to. Buy signal to siya, no? Si MBT. Check natin yung RSI nito. So, ang RSI nito ang gusto ko. Kasi nga, nagtatap to. Ayun, no? So, halos ganyan ang RSI niya, 80. So, titingnan natin. So, baka mauntog din siya sa 80. 73. Yung RSI nito. MACD. So, bullish. Buy signal to si MBT. Ito ang tinitingnan ko, guys. Kita mo naman yung breakout niya dito. Ito, hintayin yung breakout dito sa 51.59. Tapos, lalo-lalo dito yung breakout niya dito. Opening nito, 49.75. Ito yung break niya dito sa level na to. Ito yung mga dapat tinitingnan mo pa kapag bumibili ka ng isang stock. Yung break dito sa level na to, sa level ng 49.75. Ayan. So, buy signal to si MBT. So, ang next target mo dito, kay MBT. Aralin niyo yung mga entry point, guys, no. Sa mga breakout, ayan. Yung mga dapat aralin niyo. So, bagal ng ano ko ah, net ko ah. Ay pumasok, ayan pa ito pang isa pa. Ayan. Titingnan niyo na yung mga TP mo kasi yung resistant na to na nasa baba, madali na to, ito, madali na yung basagin 'yan. Ito. Itong tinitingnan natin dyan. 14%. Ang susunod dyan. Itong 64.39. Ayan. So, ayan. So, buy signal yan sa MBT. So, 26.58% ang return. Gandang to ni MBT. Next natin, si MM. Ayan. Naantok na naman ako ah. Grabe.
Tulog naman ako kagabi. Next natin si MBT. Ang bagal ng net ko. Ano ba naman yan? Ba't nickel na to? MM na tayo eh. So, nagmamadali ito ah. MN pa lang tayo ah. MM. MM muna bago MFC, bago nickel. So, no mo eh. Ayan. Si MM. So, idea lang ibibigay ko dito kay MM kung paano ititrade to. Yan lang naman guys, ang kailangan natin. Yung kailangan, alam natin lang yung idea paano natin ititrade yung isang stock. Ano ba? Ang bagal mo. Refresh muna natin guys, mabagal. Gusto magpapigil. So, dapat madalas lang talaga kayo mag-aral guys. Pinaka-secret talaga na, ano, ng stock market, lalo sa charting. Mag-aaral kayo lagi. Maglalang kayo ng panahon para mag-aral sa mga chart. So, lagi kayo mag-backtest ng mga chart. Okay, MM. So, ikaw ay, dito tayo kay MMM. Kay MNM. So, MM, maganda ng correction nito. Nasa level na siya ng 71 yung RSI niya. Yung MACD, bullish pa rin. So, wala pa namang crossover. So, net foreign may lumabas. Ang pinaka-idea dito, guys, kay, ano, kay MM. So, ano kasi to, solid candle yung pagbaba niya. Tapos, may big volume. So, para sa akin, mas maganda mag-aabang ka dito sa ano ba dip nito, 5.8 or 5.6 ang abang. Una, 5.6. Ngayon, kapag lumusot sa 5.6, itong 5.2. So, sa tingin ko naman, kaya na siya mag-hold ng 5.2. Yan. Kasi medyo malalim ng 5.2 guys eh. From 3 pesos, ayan, hanggang dito. Yan. 5.8 ang pinakamagandang abang. 5.8. Kapag sasalo ka, next mo, 5.2 ako dahil may gap up dito. So, based sa fibo retracement, 5.3. Pero doon ka na sa 5.2. Baka mamaya mag 5.25 lang din yan. Kasi masyado nang malalim kapag 5.2. So, tinitingnan natin yan. Yan. So, marami din naman nag-holder nito ni... Madami itong holder si ano eh. Si MM. Ayan. So, ang... Ano nito? 20% masyadong malalim na yan. So, mas maganda pa yung ano, mga 5.8 or dito sa gitna. Kung 5.8, so 30% yan. Kung dito mag-hold siya, mga 5.5, ayan, mas maganda. So, ayan. So, yan ang mga abang mo. So, medyo ano lang to. Just in case gusto mo kumuha dito, buy on dip ka lang muna. So, titingnan natin kung kaya saluhin ng EMA 21 or dito sa EMA 10. Ang EMA 10 yan, guys. So, 5.7. So, yan lang mga abangan mo. Pero mas maganda, mas malapit sa 5.2 ang kuha mo, mas maganda. So, hintayin mo na yung presyo, tumama dun sa gusto mong presyo. Ayan. Next natin si MFC. So, MFC, crossover na ng MACD, RSI, nasa 58, no?
So, net foreign ay pumapasok pa rin. So, ito nasa ano siya? Ito ang pinaka ano? Ang pinaka idea kapag nabasag yung 0.51, so abang ka dito sa 0.84. Ano? Kasi nga yung EMA 10, based sa EMA 10, no? Sell signal to 0.52. So, sell signal to based sa EMA 10. So, ang pinakamaganda dito, kung just in case, kapag nabasa, ang critical dito kasi, nagtitest siya sa 0.51. So, kapag ang critical nabasag nitong 0.51, abang ka na agad sa 0.48. Yan. So, kailangan itong pagbaba nito o pag-retest sa 0.48, dapat mag-hold. Kasi kapag hindi siya mag-hold, guys, possible tong 0.41. No, 0.41. I-retest niya to. Kaya medyo ingat lang dito sa mga ganitong stock, no? So, ayan. Medyo yung mga abang-abang mo dito sa malapit sa 0.48, kapag lumusot dyan, mag-close below 0.48, abang ka na sa 0.41. Next natin si nickel. So, ito si nickel. So, maganda na ang RSI nito, guys, no? Kaya nire-review ko rin to si nickel. So, 67. Ang pinaka-idea dito, kaya naman yung mga net foreign, pasok na pasok lagi, oh. Ayan. May pinaghahandaan, kasi may pinaghahandaan din ako dito kay nickel, guys, no? Bibigay ko lang na yung trade idea ko dito. So, dito sa akin, ang pinakamagandang bili dito sa malapit dito sa breakout na to, yung 0.43 or 0.45, yung level na yan. Kung mas malapit, just in case, nag-retest siya dito sa 4.54, no? Kung makakuha kayo mas malapit sa 4.45 or 4.43, mas maganda. Pero ang pinaka-idea nito, buy and hold lang to, guys, no? Buy and hold. At least, kaya mo siyang i-hold ng mahaba-haba. Ito ang pinaka-trade idea. So, kita mo naman ang ganda ng uptrend nyo. Solid na solid yan, no? So, ito kasi yung tinitingnan ko dyan dito, guys. Ito, head and shoulder to, no? Head and shoulder, ayan, no? So, halos nag-mirror siya dito, 5 pesos yan. Kailangan mag-close siya above 5 pesos. Para ang susunod niyan, mga target mo, ayan, mga level na yan. Ayan, 5.32. Tapos, itong part na to, mga 6 pesos. Ayan. Kasi ito, kita mo, ilang beses na retest to? Isa, dalawa, tatlo, apat, no? So, ayan. Yan ang mga medyo tinitingnan mong dapat. Ang pinakamaganda dito, itong level na to. Ayan, no? Yung mga 6.5, mga 6.5 level na yan. Yan mga tinitingnan mo kapag kaya mo naman to hold si nickel. So, ayan. 35.81% ang return. Ayan. Ngayon, pag ano, pag lumagpas tayo dyan, medyo iba na usapan. Medyo tingnan natin ulit. Yan naman ang mga target natin dyan kay, ano, kay nickel. Kasi nagkaroon siya ng, ano, ng correction. So, ibig sabihin, para sa akin, nagiging healthy to si nickel dahil nga nagkakaroon siya ng correction bago bumelo ng 5 pesos. Ayan. So, buy signal near sa 4.45. Next natin si Now. Ito. Itong stock na to. Grabe to. Kawawa yung mga naipit dito. 8 million. So, parang nagkaroon to ng ano eh. Sell on news eh. Ayun, no? Sayang to. So, titingnan natin kung baka tumuloy. So, MACD nito bullish din. Ayan. Kaso pinilit kasi. Iyon mahirap kapag yung stock pinilit na ginapap kasi na mataas. Oh. So, pero kita mo ano ba itong 4.75 na gold pa rin siya dito sa resistant dati ngayon support. So, kapag ito nag-close below, guys, no, idea, kapag nag-close to ng 4.75, abang na kayo dito sa malapit sa 4.2 o 4.24. Yan ang mga idea, o mas malapit sa 4 pesos. Kasi baka mamaya, i-retest niya to. Mas maganda sana kung i-retest niya, eh. Paano kung mag-close talaga siya ng mga, below talaga mga 4.5. Ito mahirap, kailangan dapat naka-aware ka dito sa cut loss. But, kung hindi niya kaya i-hold yung 4.69, possible dito kasi sa mga 4.5 pupulutin yan. No? So, pero kapag magano naman to, mag-mobilize naman to, maganda kasi ibig sabihin, nag-hold lang siya dito sa support niya, sa 4.75.
Ito kasi yung brick ng ano eh, brick ng sideways niya. Ito yung pag-brick ng sideways, oh. Kaya bumaba siya. So nandun din siya sa level na yan. Medyo critical to. Kailangan medyo tinitingnan mo to. Ngayon kapag gusto mo kunin to, buy lagi in support, malapit dito sa 4 pesos. Mga 4.24, 4.3. Ayan, yun mga dapat ang kuha mo dyan kay now. Kasi kapag inabol mo to, iwan ka talaga dyan. Dahil may ugali nga yan, nangiiwan eh. Girlfriend nga, nangiiwan. No? Boyfriend, nangiiwan eh. Stuck pa kaya. Ayan guys, no, medyo ano tayo. Pag dating sa pagbibili ng isang stock, buy in support lagi tayo. So ito, PXP, bullish na bullish. Net profit, ang ganda ng pasok. Tsaka itong ano, MACD niya. Oh. So ito guys, bullish na to para sa akin. Magandang entry level to. So isang pump na lang yan kapag nag-green. Ayan. Check natin RSI. Kita mo naman yung RSI. Oh. Swabing-swabe. Ayan. Ayan oh, kahit yan. Oh. Tsaka ito pa. Oh. Basag na basag talaga. Ito yung mga tinitingin nyo dapat mga isang stock. Ito nga dapat pinipilihan ko eh. Kung sinaw ko kaya ito, dapat pala ito pang pinili ko. Pero nakalusot ako ng buhay kay now. Guys, nakalusot ako ng buhay. Ito yung dapat tinitingin mo dito, yung breakout to. Close, ano ba ang opening to? 13.2, dapat ito. Ito dapat yung tinitingin mo yung breakout. Tapos nagawa pa siya ng breakout sa resistant niya. So buy signal to guys, may confirmation volume. So ayan. So, ngayon kapag nag-close below yan, at nag-close below sa 13.2, yun ang masama. Ibang-abang ka dito sa mga 12 pesos. Ayan. So, hanggat nadyan yan sa above 13.62, mas maganda. So, breakout yan guys, ha? May confirmation volume. Next natin si SMC. So, na-topic natin to last Sunday. Isa kasama to sa mga ano ko eh. Sa mga watch list. Ayan. Ito, isa pa to guys, no? So, RSI muna tayo, 74. MACD, bullish na bullish. Ayan. So, net power, walang pumasok. Ayan. Ang tinitingnan ko dito, guys, kaya, no, kung kaya mo naman buy and hold to kay SMC, review nyo yung video ko last Sunday. Ayan, guys, no? So, ito, iyan mo ang target mo dyan, una. So, ano ba return yan? Tingnan natin yung return. So 12% yan. Ito guys, oh, ito dapat yung mga iniintay nyo, yung mga confirmation na mga gumagawa ng ano. Ito, kapag nagkaroon ng breakout to guys, mamaya, kailangan may volume na maganda. Kasi ito, halos na head-to-head siya oh, dito sa head-to-head o shoulder-to-shoulder to eh. Ayan no. Oh. So, kapag lumusot yan dyan sa part na yan sa 13.90 o 136, ayan yung mga magandang buy signal guys. So, ito yung ano, yung pag-bounce niya, lumapit siya sa 125.68. Ayan. So, ayan guys, no? So, gumagawa siya ng plug ulit dito. Itong hintayin mo yung break dito sa 136. Dapat may confirmation na volume. Wala eh, maliit lang ang volume niyo. Sayang, oh. Pero abang-abang to. Pero kaya mo naman siya i-hold ng 6 months minimum, buy mo na to. Kasi mababa pa presyo nito ni San Miguel, eh. So, before pandemic, ang presyo niya ito. Dito sa level na to. Mababa pa yan. Last natin si Tugs. Ayan, si Tugs. Okay. So si Tugs, bullish na bullish to guys, no? Ayan. So 69. So ito ang ano niya, history niya 76. Ayan. MACD bullish na bullish. Ayan, may net power na lumabas sa 300k. So ilang beses natin 'to na discuss guys, no? Ito yung mga tinatawag na no, yung mga confirmation guys na pattern. Ayan, no, yung mga pattern na 'to. Ayan, no. Yung na pattern na 'yan, no. So ilang araw din to simula diyan. So 17 days. So 2 weeks lang din pala to. Ayun yung mga box na yun, no, confirmation, no.
Tapos nabasag sa 145. Gawa ulit na ng box. Oh. So ito, tinitingnan natin kung gagawa pa ulit siya dito ng box or itutuloy niya ng basagin tong 1.8. Ngayon, ang pinakamang the best dito, buy ka kapag nabasag yung 1.8. Kapag hindi, abang ka sa 1.8, 58. Ayan. So, ang EMA 10 natin dito sa 1.64. Yan ang sell signal mo. Kapag nag-close below 1.64, sell signal yan sa base sa EMA 10. Pero kung gusto mo, mag-hold ka dito sa 1.5, mag-dip ng 1.58, yan ang abang. So, ang resistance niya 1.8, no? So, kaya dapat, magkaroon siya ng breakout sa 1.8, dapat may confirmation volume na maganda. So, maliit lang ang volume kasi. Tingnan niyo yung volume, tulad nito, yung basag dito, oh, sa 1.58, may volume talaga. Ayan. So, yan lang guys. I hope na may na-share ako idea sa inyo. Maraming salamat.